This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Samantala, isang dating regional coordinator ng Rural Missionaries of the Philippines ang nagpatotoo ngayong araw sa programa ng SMNI na laban kasama ang bayan sa mga ginagawang katiwalian ng cpp-npa-ndf sa mga organisasyon sa iba't ibang bansa. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita live. Franco. Magandang hapon, Troy. Isang kadre nga ng CPP ang nagbunyag patungkol sa nalilikom na pondo sa organisasyon ng Rural Missionaries of the Philippines, kung saan idinetalye nito ang proseso na nangyayaring katiwalian sa loob ng kilusan. Ngayong araw, pinatotohanan ni Paulette S. Castillo na dating Regional Coordinator ng Rural Missionaries of the Philippines o RMP na isang church-based national organization na binubuo ng mga religious leaders na naglalayong tumulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga katutubong Pilipino na mabigyan ng kaalaman para sa kanilang karapatan. Bilang isang CPP kadre na nasa RMP at isa ring Regional Coordinator ng nasabing organisasyon, alam ni Paulette ang pamamalakad ng pondong nakukuha ng RMP sa iba't ibang bansa. Ibinahagi din ni Paulette ang kapamaraanan kung paano makakalikom ng pondo para sa mga gagawing implementasyon sa mga nasa laylayan ng lipunan. To be able to generate funds, ang RMP, especially coming from the different regions, lalo na ng NMR, SMR, at saka sa national, we make proposals. So, to be able to make proposal, we go to a community, yung mga vulnerable sector, and then we focus on that community. Syempre, gagawa namin ng mga proposal using the community itself. Walang tubig, walang kuryente, walang livelihood program, and then we send it out to European countries. Kasi some of the European countries have religious tax, especially in Germany. So, yung mga religious tax na yan, binibigay yan sa mga third world countries. Sinabi ni Paulette na 40% mula sa nalilikom na pondo ang napupunta sa gagawing implementasyon at 60% ay napupunta sa sentro, kung saan ang regional party committee na ang magdedesisyon para sa alokasyon ng pondong nakuha. Ipinaliwanag rin ito ang diskarte ng panloloko sa mga gawaing legal ng CPP-NPA-NDF para hindi mahalata ng funder na hindi lumihis ang ibinigay na pondo. It will not always look like as a scam on us, because we are legally sending out proposal. We are legally receiving the money. Sa implementation. Sa implementation, it would be a scam already. Siyempre. Siyempre, liquidation, like we have partners where to get the receipts, to provide the receipts, kung saan yung mga we provide everything, we give out false information pag nagbibigay na ng mga assessment na at saka yung report. And yun, that's the scam part. We always liquidate it in full. And then, siyempre, pag may mga inspection dyan, punta lang kami dun sa mga areas, and then we have to for example, kung 10 baboy yung binigay dun, edi 5 lang yung bibilhin namin or 4, and then manghihiram na lang kami ng baboy sa kabilang sityo pag may inspection. Ganun din pag may mga bigasan ng bayan. Nag-iwan naman ng mensahe si Paulette sa mga gustong tumulong sa mga organisasyon na maging maingat at alaming mabuti na tama ang pinaglalaanan ng pondo. All I can say is that they really have to be careful, and they before sending out money, it would be to those NGOs, it would be best if they coordinated it first with the government agency, lalo na ngayon kasi we're talking about a lot of money, and we're talking about vulnerable sector, and they have to be sure that yung pera na idodonate nila would really go to the community, and if they can actually do the inspection themselves and not rely on the reports given to them. Yun nga, Troy, isa na rin dito sa napaglalaanan ng pera o yung pinupuntahan na nakukuha na pondo na galing sa iba't ibang organisasyon sa iba't ibang bansa ay pinambibili ng armas
na kung saan yung armas na ito ay ginagamit din ng New People's Army para makalikom pa ng marami pang pera sa pamamagitan ng pangingikil o extortion. Troy? Maraming salamat, Franco Baranda, para sa iyong balita. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.